Sinisisi ngayon ng batikang kolumnista na si Christie Firm In ang social media personality na si Cian Gaza kung bakit nalagay sa alanganin ang kanyang pangalan at kredibilidad. Ito ay matapos siyang ituro ng dating aktor na si Dominic Roque sa pahayag nito na may pakana sa mga malisyoso at paninirang puri laban sa kanya, lalo na sa usapin ng kanyang sekswalidad. Idinidiin ngayon ng kampo ni Dominic na si Christie ang nagbitiw ng mga mapanira at malisyosong pahiwatig tungkol sa kanya na nagdulot ng pagdududa sa kanyang pagkalalaki. Gaya na lamang ng pahayag ng veteran columnist na nakatira raw si Dominic sa isang mamahaling condominium unit na pag-aari ng isang politiko. Matatandaang mula nang sinabi ito ni Christie sa kanyang programang Christie Fair Minute, nag-umpisa ang malisyosong alegasyon na may mayamang baklang politiko na benefactor o sugar daddy si Dominic. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Christie na pinangalanan niya sa kanyang programang Christie Fair Minute at YouTube channel na Showbiz Now na si Mayor Bullet Halosos ito. Sabi ni Christie, "Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halosos, wala po akong sinabing siya ay benefactor ni Dominic Roque, maging kay Ginoong Bongsuntay, hindi ko rin po ginamit yung salitang benefactor. Ibang vloggers po ang nagkabit ng salitang yan sa kanilang dalawa at sa iba pang mga politiko na nadawit ang pangalan dito, hindi po sa akin yan nagmula." Giit ni Christie, si Cian umano ang nagsabi ng diretso na si Mayor Bullet Halosos ang nagbahay kay Dominic. Aniya, si Cian Gaza po, isang vlogger, diniretso po niya na si Mayor Bullet Halosos talaga yung nagbabahay dito kay Dominic Roque. Sa akin niyo po ba yun narinig? Ibinaling din ni Christie ang sisi sa iba pang vloggers dahil bumuo umano ng sarili nilang content ang mga ito sa ngalan ng linyang ayon kay Christie Firm In. Ang mga vloggers po na nakisawsaw na nga lang ay kung bakit naglagay pa sa inyong lingkod at sa aming mga program, itong CFM at ang SNN, sa alanganin, nangopya, kinrap, nagbuo ng sarili nilang content na ang binabato, ayon kay Christie Firm In, dagdag pa niya. Sa huli, nanindigan ang veteran columnist na hindi siya kailanman hihingi ng sorry kay Mayor Bullet Halosos dahil wala naman siyang sinabi na nakatira si Dominic sa isang condominium unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Kahit si Mayor Bullet Halosos, wala kang makikita kahit initials mo sa aking pagsasalita mula ng aking talakayin itong Bea Alonso, Dominic Roque Spritaf na to hanggang sa panahong ito, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Aniya, hindi ako hihingi sa iyo ng patawad, ni paumanhin ipagdadamot ko dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Samantala, sa ngayon ay wala pang reaksyon si Cian hinggil sa pahayag ni Christie.